Hi guys, welcome back to my channel. This is Ray of Reagan Review. For today's video is ipapakita ko sa inyo kung paano i-disassemble itong slide ng ating Glock 18 Q1, and ipapakita ko rin sa inyo kung paano siya i-upgrade and kung paano gagawin ang pag-upgrade. So, sa video na ito hindi tayo magre-review. Kung gusto nyo makita o mapanood ang review natin tungkol sa barrel na to is punta lang kayong channel ko and click nyo sa videos and makikita nyo dun yung mga video and hanapin nyo lang yung review ko tungkol sa barrel na ito. And yun lang guys, so simula na tayo. First, ang kailangan nyong gawin o ang kailangan nyo sa pag-disassemble ng ating Glock 18 is syempre tools. Ang tools na pala na ito ay nabili ko dito sa amin sa palengke dito sa amin. Ayan, 85 pesos set na siya, assorted siya guys. Ayan, nakikita nyo iba-iba ang shape niya. Ayan, para to talaga sa mga toys or small things na hindi mabuksan gamit ang regular size na screw. So, kailangan nyo nito guys. Hindi naman kailangan na ganitong ganito, pero kailangan may maliit kayong screw. Tara. Ayan. Kumanap lang kayo ng kahit anong klaseng damit, ipatong nyo doon ang inyong airsoft. Anong purpose? Bakit tayo may ganito? Purpose nito para hindi siya ma-damage or makrack or magasgasan mula sa ilalim, kasi pupukpukin natin to guys. Nakikita nyo to. Ayan. Hindi siya de-screw guys. Ayan. Hindi siya de-screw. Bakal lang siya. Flat lang siya. Lahat yan guys, ganyan. Hindi siya de-screw. Next is tatapalan nyo to guys. Ayan. Kasi pag walang ano, pag walang any clothes or kahit na anong pang tabing para hindi siya magasgasan, pag pinukpok natin siya guys, ayan, katulad na papayto. Ganyan. May tendensing tudulas din, magagasgasan niya or makakrack niya ang ating airsoft. So, kailangan ipapatong niyo rin guys. Siya. Ano ba? Then, hanap lang kayo ng kahit anong pamukpok. Oops, mali. Nga pala guys. So, pag-disassemble natin, no? Ayan, kagaya niyang ginawa ko. Mali. Palpak. Ang bakal kasi na ito is yung kabila may thread and then yung kabila wala. So, dapat ang pupukpukin nyo is yung walang thread. Dapat ang lalabas is yung may thread. Kasi, pag pinukpok nyo yung may thread and then lumabas yung walang thread, madadamage niya yung pinaka salpakan ng bakal. So, may tendensing luluwag siya or maglulus na siya. So, mali tayo ng ginawa. Baligtad. Oops. So, once na lumubog na, kahit konti, at papasok na yung kung ano mang ipang tutulak nyo sa bakal, kahit hindi na kayo maglagay ng ano, damit. Ayan. Ayan, may thread siya. Dapat ayan yung lumabas, hindi yung clear. May thread siya. Ayan.
taba. Kailangan natin ng mas manipis. Dali. So, hindi kinaya guys ng ating screw. So, kumuha ko nito. And kung meron kayo nito, ang tawag dito is rivets. Bala ng riveter. So, anything na manipis na kayang magfit dito and mahaba, okay na yun. Ayan guys, kita nyo. Natanggal na natin. So, eto yun guys. And tatandaan nyo guys ha. Ayan. Tulad na ito. Sa left side na, sa left side nakalagay ang thread kanina, so sa left side din natin siya ilalagay mamaya pag binalik na natin. Itabi nyo guys, huwag nyong iwawala to. So, ang next step is dapat hindi nakakasa guys ha. Huwag nyo ring ilalak. Next step is ayan. Hindi ko pa ginagalaw pero naka ano na siya kasi wala na siyang lock. I-push nyo lang to guys. Ayan, forward. Dahan-dahan dahil baka may mabasag. Dahan-dahan. Ayan guys. Kalas na siya. And ayan siya guys. Ang internals niya. Kita ba? Dito naman, mag-iingat kayo dahil may spring siya. Ang tamang pagtanggal nito is kuhain nyo kung ano yung pinantanggal nyo sa lock ng ating slides and tusok nyo lang siya dyan. May butas yan. Kita ba? Yan. May butas. Tusok nyo lang siya dyan. Then hila punta sa inyo. Kailangan matigas, dahan-dahan, dahil pag tumalsik yan, maaaring mawala ang ibang parts. Pag natanggal yan, set aside nyo muna. Hilahin nyo ang inyong air pump. Dahan-dahan. Ito din. Dahan-dahan. Nice and smooth. Kalis na guys, ganun lang kadali. So, ipapakita ko nga pala sa inyo yung upgrade ko guys, no? So, naglagay ako ng plastics. Alam nyo yung tupperware na clear guys, ayun yung ginamit kong pang upgrade dito sa ating Q1. Binupit ko siya ng maliliit. Ayan siya. And nilagay ko siya dito sa air pump. Reason, para mas mabigyan ng pressure ang ating spring. Ayan. Ang ating air pump spring. Ayan. Pag nilagay mo siya sa loob, aangat siya guys. Hanggang dito na lang yung spring instead of dito sa gad. Hanggang dito na lang yung spring. So, mas mape-pressurize ang ating spring and mas lalakas ang impact niya dito sa ating nozzle. Medyo madulas kasi, nilagyan ko ng lubricant guys para maganda ang play and para walang masira sa ating internals. So, paano ko to ginawa? Okay, mag-alala, ipapakita ko sa inyo dito na din sa video na to. Hindi na natin ihiwalay. Tabi lang muna natin. Aside from that pala guys, no, naglagay din ako dito ng tape. Ayan. Naglagay din ako dito ng tape. Ayan, kung nakikita nyo. Ayan. Umangat diba yung spring? Instead na dito sa dulo, umangat siya ng konti. So, mas pressure na pressure ang ating spring. Tape lang pala to, no? Oops. Kahit anong klaseng tape, scotch tape,
duct tape, packing tape, or whatever, electric tape. Electric tape mas recommended ko kasi mas makapit and rubber siya, hindi siya madaling mapold kagaya nito. Hanggang dito yan eh. Pero dahil nga ano na siya, paper tape. Ayan. Na ano na siya, nausod na. Kasi nape-pressure masyado, masyado nang nakaganyan ang spring. So natutulak siya pabalik. So paano natin ginawa itong maliliit na plastic tupperwares na to? So papakita ko na. So nakikita nyo to guys, kahit anong tupperware basta manipis and kayang gupitin ng gunting or cutter, pero mas recommended ko ang gunting kasi mas mabilis and mas madali. So sa paggawa ng maliliit na square, ito lang ang gagawin nyo. Gupit lang kayo ng pa-rectangle and then gupitin nyo ulit siya ng panipis and kailangan is yung pasok sa loob ng inyong air pump. Yan. Susukatin nyo siya. Itatapat nyo lang siya ganyan. And kailangan pasok siya sa loob. So, ayan. Nagupit na natin siya, no? Napanipis na natin. Ang next step is, gupitin nyo na siya ng pa-square. Gaya nito. Huwag malalaki, guys, ha? Yung papasok lang. Kasi, pag nilakihan nyo ang gupit, la. Babawas-bawas kayo niyan. So pagkatapos niyong gupit-gupitin, ayan, na-square-square na natin siya. Next step is gupitin niyo naman every side, ayan. Itong four side niya. I mean, four angle niya, ayan. Nang parang pa-pentagon. Hindi kailangan perfect, guys, ah. Basta yung magkakasya lang siya. Ayan, parang pa-ganyan, parang magkasya sa loob ng air pump. Ayan. So, bago kayo gumupit ng madami at ituloy-tuloy ang gupit nyo, tignan nyo kung magkakasya. Ayan, kagaya nyan, hindi siya nagkakasya. So, babawasan nyo pa siya. Maliliit lang ah, ang pagbabawas kasi baka masobrahan. Papasok sa spring. Bali, wala ang gagawin nyo ay pwede pang magasgasan ng inyong air pump. Ayan, nalilitan na natin siya. Check nyo ulit kung papasok siya. Kailangan nyo pala ng panulak. Ito sa akin, ball pen. Kasi kasya siya sa loob ng air pump. So, ayan. Nagkasya na siya, guys. Ayan, nagkasya na siya. So, ganun lang. Tuloy-tuloy nyo lang. Ganun lang gagawin nyo. Paulit-ulit. Gupit, pa-pentagon. Pakunti-kunti. Check kung kasya.
Hindi, bawas. Nang pakonte-konte. Check kung kasha. Hindi pa din. Nga pala guys, be careful. Dapat hindi siya naka-slanting. Gaya ng kuwari, ito, ang air pump. O sabihin na natin nakaganyan ang air pump. Dapat, ang ating plastic ay hindi naka-slanting na ganyan, na ganyan, na ganyan, o nakaganon. Kailangan naka-plat siya. Maintain nyo ang pagka-plat niya kasi ang spring natin sa loob ng air pump ay ganyan ang magiging itsura niya. Ba? Naka-press siyang ganon. Naka-pressure siya. Ganyan. So, ang mangyayari, ang palo ng air pump natin is hindi siya straight. So, may tendency umalugto or mabasag or tumalsik. O ano man pwede mangyari dahil nga sa hindi pagkakadiretso ng inyong spring. So, kailangan lagi nyong iti-check kung nakalapat ba ang inyong mga plastic and nakadiretso siya. Check. So ayan, diretso siya guys, hindi siya naka-slanting. So ganun lang guys, paulit-ulit lang. Paulit ng paulit ng paulit ng paulit. Ganun lang kadali. So napakita ko na sa inyo kung paano mag-upgrade. So it's time to do yourself naman. And by the way, ang diskarte pala na to is napanood ko lang kay Unboxing Simulator. No, i-search nyo ang kanyang YouTube channel and i-subscribe nyo siya. Manood kayo ng mga videos niya kasi marami siyang tips and magaling siyang mag-review tungkol sa mga airsoft spring type or kahit na battery operated. Check niyo yung channel niya guys and subscribe niyo siya. So, assemble na natin. Oops, may nakalimutan pala ako. Pagka pala naglalagay kayo ng plastic kagaya niyan, dapat ay hindi sumobra. Dahil pag sumobra, ganito ang mangyayari. Hindi naaabot sa mismong trigger ang inyong air pump, no? Kapag sobra-sobra ang lagay nyo and hindi nyo siya nilimit. So, kailangan maaabot niya pa din yung trigger. So ayan. Nakikita nyo to? Ilawan natin. Ito, nakikita nyo to. Kailangan maabot niya pa rin. Kailangan mag-meet sila ng air pump. Kasi pag hindi sila nag-meet and sobra-sobra yung lagay nyo, hindi nyo, nakasan nyo yung barrel pero hindi nag-stay dito yung air pump. Kagaya ng jowa nyo. Joke lang. Yan. Kailangan mag-meet sila nung air pump para pumutok yung inyong airsoft. So, ayun lang. Dapat dahan-dahan lang kayo sa paglagay. Mas maganda siguro kung lagay ng isa, check kung abot. Lagay ng isa, check kung abot. Kapag ka naman hindi na naabot, bawas ng isa, tapos check para sure. Para hindi na kayo umulit o magbawas-bawas pa, magdagdag ng sobra. Pag nagdagdag ka, sobra. Pag nagbawas ka, kulang. Kapag madami. So, mas maganda siguro kung isa-isa. Para sure.
So, ayun lang, no? Assemble na natin. So, pag-assemble naman, ganun lang din. Kung paano mo kinalas, paano mo din is-assemble, ganun mo lang din ibabalik. So, paalala guys, mag-ingat kasi baka may mga mabali or mag-crack. Hindi natin masabi. So, dahan-dahan lang. Smooth lang. Hindi naman ang lalaban yan eh. So, ayun o. Kitang-kita pa yung lubricant guys. Kapag na ginawa nyo na to sa inyong mga airsoft and nag-disassemble na kayo, bago nyo ulit i-assemble, lagyan nyo ng lubricant. Ang aking lubricant, ito. Ayan. All purpose Singer lubricant. Ayan. Lubricant oil. Mahirap lang tayo, kaya ganito lang tayo. So ayun no. Lalagyan niyo na lubricant lalo na tong may mga bakal and yung mga internals na kumakaskas no sa ating body o sa internal body. Ayan. Kasi kapag hindi yan madulas or walang kahit na anumang pampadulas, magagasgasan or madadamage ang ating airsoft. So, sa pagbalik pala no, ng ating air pump, dapat maging maingat kayo dahil tumatalsik to guys, nanlalaban to. Itong nanlalaban dito. Kailangan i-press nyo siya ng sobrang higpit. And kailangan hindi baliktad ah. Ito. Baka makalimutan nyo. Ayan. Dapat ganyan. Ito. Ito dapat ang nasa baba. Itong may shape na ganyan. Ayan dapat ang nasa baba. Kasi pag nagkabaliktad yan, bahala kayo. Magkakalas ulit kayo. Babalik nyo lang. Para nyo lang kinasa. Dahan-dahan. Nice and smooth. Babalik na siya. So, yung tinabi nating lock. Ayan. Alala ulit yung ating may thread, dapat ibabalik nyo kung saan siya. Ayan. Idadaan nyo siya ang ganyan, dapat nasa huli ang thread dahil dito galing ang thread, so dapat siyang uli kasi pag siyang inuna nyo magkakabaliktad na, luluwag na siya, madadaanan niya yung walang thread sa loob. Kailangan ganyan. Kailangan nyo ulit na pamukpok. Lagyan nyo ulit ng damit. Ayan, kung makikita nyo, may nakalabas pa ng konti. Ang gagawin nyo dyan is, parang ginawa nyo lang kung paano siya kinalas. Lagyan nyo ng tela. Pukin nyo ng dahan-dahan. Hindi kailangan ng malakas dahil hindi naman kailangan baon na baon o hindi kailangan ng malakas na pukpok para pumasok ang lock. And ayun. Tapos na. Ganun lang kadali. So, na-assemble na natin siya guys, no? Pagkatapos nyan, itest pa nyo ang inyong airsoft na bagong upgrade din. Doon nyo makikita ang result ng bagong
power and accuracy ng ating Glock 18 T1. No? Kayo na lang ang mag-test fire kasi hindi na ako makapag-test fire kasi gabi. I mean, umaga na. Ayan. Time check. Madaling araw na, guys. So, hindi na tayo makapag-test fire. So, good luck sa inyo, guys. Mag-ingat kayo sa inyong pag-disassemble. And wag niyo pa lang kalimutan mag-subscribe sa akin, guys, no? And wag niyo rin kalimutan i-like and i-share ang ating video. Kung natuwa kayo o may natutunan kayo sa video na to, comment lang kayo, guys. Huwag kayong mahihiya. Magre-reply ako agad. And kung meron pa kayong gustong itanong or gustong i-feature sa aking video, sa mga kung anong gusto niyong gawin ko next, comment niyo lang. Gagawin ko, guys, para sa inyo. And yun lang, and salamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa sumusuporta and sa nag-subscribe sa akin, no? Sana makapag-post pa ako ng maraming video. And sana meron pa tayong may dumating na mga airsoft or makabili pa tayo ng bagong airsoft para meron tayong mare-review, no? And yun lang. Maraming salamat sa panonood, guys. And ingat kayong palagi. God bless you all. Peace.